Chinky, saan ka naiinis na ugali ng isang tao? So one thing I cannot stand are yung mga user-friendly people. Friendly lang sila pag may use ka. So alam mo, kaibigan kita, huwag ka nang sumuong dyan. Tapos biglang nabalitaan mo pumasok. Ikaw, huwag ka nang lalapit sa akin. Pag ikinwento mo sa akin, humurahin. Kasi minsan ginagawa lang natin dahil naingit lang tayo. Ito, grabe. Mas nakakaangat-angat ka nga sa buhay. Ito naman, parang hindi babayaran. Hintayin mo ako. Magkano lang naman yan? Nakomatos si Mrs. na hindi ko siya mahawakan. Parati siyang aburido, galit, inis. Hindi ko na siya makilala. What if kung ito na yung panahon, willing ka ba mag-let go? Ano masasabi mo dun sa panahon ngayon, like sa Gen Z, parang ang gusto nilang gawin ay yung gusto nila. Yung gusto nila, yung happiness nila. Na, I always tell this to my kids, na ano yung happiness mo ngayon? Yun ang i-pursue mo. Maikli lang ang buhay. So, mas maganda, you translate your happiness into income. Eh, ang tawag namin dyan, turn your passion to become your profession and from profession to profit. Diba? Tama yan. Oo. Kung ano ba yung ano talaga? At paano malaman na passion mo yan? Number one, something that you're good at. Kung saan ka talaga magaling. Nahirap ng mga ibang tao, pero ikaw, napaka-natural at napakadali para sa iyo. Kasi may mga iba naman, ito yung problema. Like for example, magpakatotoo na tayo, gusto mo kumanta. Pero ang tanong, gusto ba ng kanta sa'yo? Hindi mo talaga gifting eh. Diba? So maghanap ka ng isang gifting mo na talagang kahit ginawa mo, natural sa'yo. Pagkatapos yan, karirin mo. At saka ito lang sabihin ko ha, sa inyo. In my mag-age reveal na rin ako. Wala mo, OG, ilan taon ako? 50? I'm 57. In my 57 years of existence in this world, ito yung na-realize ko na sana wag yun ang gawin. Huwag mong habulin ang pera. The more you pursue money, the more money will run away from you. Pag pera lang pinaka-ultimate goal mo, gusto mo talaga ano. Okay lang, siyempre you're working for money. Okay lang na gusto mong ano. Pero kung pinaka-focus mo talaga sa buhay ay pera, mailap sa'yo yung pera. Pero pag hinanap mo talaga yung gusto mo sa buhay, yung passion mo, nag-enjoy ka, di ba? Yung success at pera, resulta yun eh. Dahil gusto mo yung ginagawa mo. Sa sobrang gusto mo, napakagaling mo sa ginagawa mo. Since ikaw pinakamagaling sa ginagawa mo, ano mangyari? Babayaran ka ng tao. Find something that you love. Pursue something that you're being the best at what you're good at. That's the time success and money will follow. Kaya na nagkakaroon ng offer eh. Diba sila, Liza? Ba't mo offer? Because she's not an ordinary actress. She's an extraordinary actress. Kaya pinapursue, diba? Hindi yung please lang, kunin mo na. Diba? Ang tanong nila, paano namin ma-invite? Ito yung pressure, take it or leave it. Diba? Galing eh, di ba? Parang, guys, kaya lang sinasabi ko sa inyo, lalo ng mga kabataan. Lalo ng mga kabataan dyan, na kung pera ang habol lang, dilipat ka sa call center, dahil na-operan ka lang ng mas malaki, mapapagod ka lang. Galingan mo. Ikaw ang pinakamagaling na call center eh. Ikaw ang pinakamagaling na accountant. Ikaw ang pinakamagaling. Ahabulin ka. And pag hinabol ka, you can now name your price. Sinusubaybayan kita at talagang sobra akong natutuwa. Yung lahat ng ginagawa mo ngayon, ay sentro sa kagalingan mo at karunungan mo. Diba? Sa pagsusulat, sa pag-i-interview ng artista, dati sa mga ano lang, columns lang. Ngayon, diba na mo-monetize mo na, hindi ka naman nagtayo ng water refilling station, hindi ka naman nagtayo ng restaurant na wala kang kaalam-alam. So, kailangan pag-aralan mo. Para sa akin, sabihin mo, Chinky, tayo tayong negosyo. Isip tayong negosyo. Kaya kong gumawa. In less than a week, kaya kong gumawa ng pera. Kasi alam ko na yung proseso. Parating ko na sinasabi sa mga training ko at saka seminar. A lot of people want to eat the cake, but only a few people want to learn the process of baking a cake. Maraming taong gustong kumain ng cake, pero iilan lang tao ang gustong matuto gumawa ng cake. Pero ang problema, pag kinain na yung cake, kailangan mo ng pera pambili muli. Pero pag ikaw, natuto ka mag-bake ng cake, hindi ka mauubusan ng cake, pwede mo pa ibenta yung cake. Oh. Kaya ang dapat i-master, kasi kaya nga sasabihin, parang tinatanong, Chinky, ano magandang negosyo? Pagkain ba? Technology? Alam mo, lahat yan magaganda. Ang tanong ko, alam mo ba? Saka maganda rin, ano, yung bukod sa alam mo ba? Alam, bukod sa alam mo yung proseso mo. Kung papasukin mo. Gusto mo ba yan? Yun, isusunod na yun. Happiness mo ba yan? Kasi minsan ginagawa lang natin na laingit lang tayo. Totoo. Kasi successful siya. Gawin nga rin natin. Totoo. Diba? Kaya lang, di napapalpak sa'yo sila, tuloy pa rin. Siguro yun naman yung isa pang magandang sinabi mo yun, no?
Kasi yun ang nakita ko rin sa mga matatagumpay na tao na sa wikang English muna, sali na sa wikang Pilipino. Find something that you love to do so that you don't have to work for another day in your life. Maghanap ka na isang bagay na talagang sobrang excited ka na gawin mo. Kaya parang hindi ka nang ano. Like for example, si Stephen Curry, love naman niya mag-basketball eh. Si Manny Pacquiao, love naman niya mag-box. Si Tiger Woods, love naman niya mag-golf. Diba? And likewise, I do believe on your end, love mo lang naman talaga. Katulad sinabi mo, na alam ko yung ano buhay ng tao, ano kinakain niya, ano yung mga, diba? Love mo eh, kasi you're very interested with people. And likewise, ang love ko talaga is makita isang ordinaryong tao na katulad mo na umunlad ang buhay. Gives me so much fulfillment, inspiration, and ano, sabi ko, kaya ni OG, kaya rin ng ibang tao yan. Lalo so, na kung naging bahagi ka ng success niya. Oo, ang dami. Ang tawag ko nga sa mga sumusunod sa akin, mga iponaryos eh. Kailangan maging iponaryo para maging milyonaryo. Oo, di ba? You need to become an iponaire to become a millionaire. So, yun talagang, sa totoo lang, kahit di ako bayaran sa ginagawa ko, sa sobrang love na love ko to, imagine mo, everyday may programa kami, mag-budget tayo ni Tintin Babaw sa TV5, Monday to Friday, tapos every Sunday, Ching Positive, 9 a.m. to 10 a.m. Radyo 5. So, everyday ko ginagawa to, everyday rin gumagawa ng content, araw-araw ko nag-release, tapos may speaking engagement ako, nagsusulat ako ng libros. So, kung titignan mo, busy ba ako, super busy ako, pero super fulfilled ako. Kasi para sa akin, dito trabaho to eh. And pinaka-best part, even if people do not pay me, I'm willing to do this for free. But the good thing is, people are paying me. Di ba, imagine mo, nag-e-enjoy ka na, binabayaran ka pa. Chinky, saan ka naiinis na ugali ng isang tao pagdating sa pera, sa hanap buhay, sa paggastos? Personal muna bago yung ano. So one thing I cannot stand are yung mga user-friendly people. Alam mo na yun? Hindi naman mawawala yan dito, Chinky. Friendly lang sila pag may use ka. Pag hindi ka na, wala ka ng use. Hindi na sila friendly. Kaya ako nga sa katapos. Inaalaw mo din yun eh. Oo, pero ito para sa akin ha. Sa lahat ng industriya na pinasok ko, ang laki ng utang loob ko. Malaki ang utang na loob ko. Una, kay Randy Santiago. Siya yung nagbigay sa akin ng ano. Kaya hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami. Hindi pa rin nagbabago. Si Randy. Malaki ang utang na loob ko kay Direct Mike Relon Makiling na naniwala sa akin. Kay Direct Joey Javier Reyes na hindi ko rin makalimutan. Ni Sinanay Christy Permin na unang nagbigay sa akin ng write-up no, sa Mariposa. Hindi ko makalimutan talaga. Na walang bayad ha. Ibang iba kasi very transactional. Ito talaga. Sinanay Christy, very relational. Kaya hanggang ngayon, kaya nga napag-usapan ka namin isang araw, di ba? Kasi napanood ko yung interview mo na pagkaluma-luma na pala. Oo, tapos tumawag na ako kay Nay. Nay, ano ba nangyayari? Meron ba akong pwedeng itulong sa'yo? Sabi ko, Nay. Sabi niyo, nabaya, anak, ano na yan, lumang marites na yan. Sabi yan, 2 to 3 years ago. Piling-pili lang yung mga kaibigan ko. Mabibilang mo lang sa daliri talaga. Pero pag ako nakipagkaibigan at relasyon, di talaga ako makakalimot. So yun yung ano eh, yun yung philosophy ko. Pero ganito ko sa user-friendly. Pero pagdating naman sa mga ano naman, sa mga tao sa pagdating sa pera, medyo hindi ako komportable, number one, sa mga taong mahilig magkwento ng buhay ng ibang tao sa harap ng ibang tao. Uy, alam mo ba, sige na yan. Parang kung constructive ang pagkwento, okay na sa akin. Pero pagka sinisiraan mo na isang tao, hindi na ako komportable. Umiiwas ako doon. Bakit? Ano naman ang kasiguruduhan pag ako naman ang nakatalikod, hindi mo ako magiging paksa ng kwento ng ibang tao. Pangalawa, ayaw ko rin sa mga tao yun, lalo na lumalapit sa akin, na humihingi ng payo pagkatapos buo na yung desisyon. Di ba, lalapit sa'yo, uy, maganda ma mag-invest sa ganito. Sabi ko, naiintindihan mo ba ganito? Sagot niya lahat, patay mali, hindi tama. Pero di ba, maganda siya. Di ba, may mga tao na po. Marami akong ganyan. O, di ba? Hingihingang pa yun, di mo rin pala ako susundin. Di ba? Sana sa iba ka na lumapit. Hindi lang yun, kasi buo na kanilang ano, pasya eh. Bago pa lumapit sa'yo, naghahanap lang sila ng taong aayuda at talagang mag-a-agree. Sasang-ayon sa gusto nila. Ayaw ko ng ganun kasi sayang lang oras ko. Meron din naman akong ganyan yung mga, okay ba mag-sino-junket? So, alam mo, kaibigan kita, huwag ka nang sumuong dyan, natalo na ako dyan. Napaso na ako dyan. Oo, hindi ko nahayaang ikaw din masunod dyan. Padadamahin ka nila for how many months. Yun tapos yun. Padadagdagin ka nila, ganyan-ganyan. Tapos, biglang nabalitaan kong pumasok. So, binalikan ko siya. Kamusta? Sabi ko, ikaw huwag ka nang lalapit sa akin. Dahil pumasok ka pala. Mm-mm. Pag ikaw nalugi dyan at nasunog ang pera mo dyan, pag ikinwento mo sa akin, yun, mumurahin kita. Mm-hmm.
kasi hindi ako nagkulang sa akin. Tama. Hindi ka lang naniwala sa akin. Sabi ko. Yun nga, hindi ba? So, yung mga taong na medyo iniwasan. Ano naman ang maipapayo mo dun sa mga katulad ko, laging nauutaman? Ito, magandang paksa yan, di ba? Ang mga tao, pag nangungutang, napakabait. Pag maniningila sila na ano. Hinahanap mo, hinahagilap mo. Sila nang galit. Sila diba? Galit. Oh, di ba? Minsan, pabalik na rin ka pa. Grabe, mas nakakaangat-angat ka nga sa buhay. Eh kami pang ano eh, kami pang ini parang sandali lang. Eh may pangangailangan din, hindi man barya lang hiniram mo sa akin, oh, di ba? Diba? Oo. Tapos meron pa silang mga ano, ito naman parang hindi babayaran. Hintayin mo ako. Tatlong taon eh. Kano lang naman yan? Eh, 500,000. Diyos ka, di ba? Kano lang pala yan? Ba't hindi mo pa mabuyan mabayaran yung lang pala na yan? Ano may papayo mo pag may uutang? Hindi, number one, pag may malapit sa akin ng uutang, ang pagdinig ko, hindi utang, pahingi. Pahingi naman ng 25,000. Di ba kanya, 25,000? Eh, bilang ko, may asawa na ako, so mag-uusap kami ng mag-asawa. Kasi lahat ng decision namin, dapat nagkakaisa kami. Sabi ko, mahal. Magkano kaya natin ibigay na kahit na i-disole, hindi masisira budget natin, hindi masisira pagsasawa natin bilang kaibigan. Hindi naman din tayo naging masama na sa tama. Kanya. Oo, 5,000. So, punta mo. Oh, pare, pasensya mo na, 5,000 lang. Kung nakaluwag-luwag ka, ibalik mo. Pag bumalik, praise the Lord. Pag di bumalik, condolence. Abuloy na. Hindi, pero ito yun. In other words, yung 5,000, tulong ko na sa'yo. Eh, minsan, nagre-return of the comeback. Para... Oo, oh, di ba? Ito maganda. May dahilan ka na ngayon. You know, friendship, I know what you did last summer. Di ba natatama mo yung 5,000? Uh-huh. Alam mo, gusto ko sanang tulungan kita, pero paano ko ipapaliwanag kay misis na hindi mo pa binalik yung baka mag-away lang kami. Uh-huh. Pasensya na. Uh-huh. So ngayon, nagkaroon ka na ng dahilan. Yung mga humihingi ng tulong sa'yo. So, literal na hindi uutang, kundi hingi ng tulong sa'yo. So tinutulungan mo. Pag tinutulungan, humabalik ba ulit para humingi ulit ng tulong? Oo naman. Kasi, pero ito, medyo naging matalino na rin ako. Meron na akong parang technically parang foundation na ano, itinayo eh. Hindi naman really ano, formal. No? Pinapadahan ko sa programa namin. Kasi sa programa namin, sa mag-budget tayo, tumutulong kami. Kasi teleservisyo. Hindi lang kami nagbibigay ng edukasyon sa mga tao tungkol sa pera. Pero tumutulong kami sa mga taong naghihikahos. Mm-hmm. So, meron kami tinatawag na ninong at ninang na nagko-contribute. At meron din kami yung mga kabudgetarians ang tawag namin. Mm-hmm. Mga angels. Mm-hmm. Katulad ng may isang tinulungan kami na nung lumindol na sira at ang wasak ang buong bahay niya. Pagkatapos, nanawagan siya. At nakapag-raise kami sa aming programa ng worth 60,000 pesos. Si Andrew, natulungan mo rin. Na-invite din namin sa aming programa. Nakalikom din kami ng pera para kay Andrew. So in other words, meron na akong pinapadaan, hindi na directly sa akin. Yun ang ginagawa ko. Marami namang nagalit sa'yo dahil hindi ka nagpa-utang o hindi ka nagbigay? Oo naman. Marami talagang, syempre, sasama. How do you handle that? Okay lang. Kasi napagbigyan ko naman sila minsan. Eh. Hindi naman lahat ng ano eh. Lahat ng lumalapit sa akin, pinagbibigyan ko. Pero pagka hindi ka nakabayad o hindi mo na isole, hindi ka na pwedeng pagbigyan muli. And kadalasan naman, OG, hindi naman bumabalik eh. Kaya hindi na sila makabalik. Siguro importante sa ating buhay at mga nanonood na kikinig ngayon na kailangan matuto ka sa iyong pagkakamali. Kasi pag hindi ka natuto sa iyong pagkakamali at uulitin mo, at ito yung nagiging problema. Actually, hindi naman yung tulong at budol ang problema eh. Ang problema, masyado kang maawain, masyado kang matulungin. Mali ba yun? To a point na talagang naaabuso ka. Ano ibig sabihin? Ang kalakasan mo sa buhay ay magiging kahinaan mo rin. Masyado kang mapagbigay, masyado kang maawain, aabusuin na ibang tao. Kaya nga, parati kong sinasabi sa mga ibang tao na kailangan matuto ka rin huminti paminsan-minsan. Alagaan mo rin ang iyong sarili. At para sa mga taong sigurong sinasabi, mali ba yun na talagang tumulong? Sige, tignan nga natin mga palad natin. Ayun, tignan mo, OG, mga palad nyo. May butas ba? May butas? Oh, sa gitna ng palad? Wala. Oh, hindi ikaw tagapagligtas. Hindi ikaw si Jesus. Ah, oo. Oo. Diba? Hindi. Baka naman pag hindi natin sila pinagbigyan, tayo ipapos. Hindi, pero kasi minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag na ano eh, Messiah complex na mindset. Ah, ako lang nakapag-aral, ako lang inaasahan, akong panganay, basahan ko buong ang taigdig. Alam mo, sa totoo lang, ito lang na offense mo. No? Alam mo bakit may nagiging tamad sa bahay? Hindi, mismo suporta eh. Bakit may nagiging addict sa bahay? May taga-suporta eh.
Pero kung walang suporta yan, imagine, di ba? Ang kabayo na ayaw kuminom sa tubig, pilitin mo, sisipain ka pa. Kulungin mo yung kabayo na tatlong araw, tatlong gabi na walang pagkain, tubig. Pag pinakamayang maghanap yun, magkukusa yun. Bakit natin sinisisi yung mga tamad? Eh, wala naman silang ginagawa. Ayun nga eh. Alam niyo ba kung gaano kahirap maging tamad? Ang hirap niya na, yung gigising ka na hindi mo alam gagawin mo. Hindi mo alam kung anong kakainin mo. Di ba? At imagine mo, pag walang mga tamad at tambay, walang mapagtatanungan ang mga Grab drivers kung nasaan yung tamang lugar. Imagine mo. So may pakinabang din naman. Oo naman. So may mga nanonood ngayon. Meron silang 1,000. Anong gagawin nila para lumago yung 1,000 nila? Alam mo, kung may 1,000 pesos ka, anong alam mong gawin? Anong kaya mong gawin? Katulad ng kanina, may in-interview kami isang bata. Kung hindi ko lang alam, kung nabalitaan mo na, nag-aaral siya sa school, nagtataho siya sa bahay. Nagbebenta siya sa classmate niya. Pagkatapos, bago siya umuwi sa bahay, nagbebenta muna siya. Ang puhunan niya ay 400 pesos per day. Puhunan yun, ha? Sa laman ng taho, arnibal, at saka yung sago. At kumikita siya namang 400 to 500 a day. Wow. Yun, pagtataho. May isa naman akong kakilala na na-interview rin namin, bata, may 1,000 pesos. Ano ginawa? Bumili ng mga stick, may uling, nagbenta siya ng barbecue sa harap ng bahay niya. Yung 1,000 pesos niya, kumikita sila ng mga 300 to 400 pesos a day. Kasi yun ang kinikita niya. May isa naman akong kakilala, gumawa ng pastillas. 1,000 rin puhunan. Ngayon, may mga resellers na siya. Siguro ang benta niya per month as of right now, maabot na mga 1.2 million a month. Wow. Sa 1,000 puhunan. Kaya nga, huwag natin tatanungin eh kung magkano puhunan mo eh. Kahit ang daming puhunan, pag hindi mo alam ang ginagawa mo at ayaw mo mag-umpisa, walang magagawa. Pero kung ikaw, gusto mo talagang matuto, gusto mo talagang sumubok, gusto mo talagang mag-umpisa, ay magkakapera ka talaga. Pag ginagawa kang ATM ng buong bansa, ng buong barangay, alam mo ito, sabihin ko sa inyo, kahit ang 100,000 at million, mauubos pa rin ang iyong pera. Bakit? Sa totoo lang, the more you make, the more you spend. Di ba naalala mo nung maliit ang ating kita? Minsan napagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na nagkautang pa. At lalo para sa mga kababayan nating OFW, kadalasan, hindi naman napupunta sa luho nila. Nauubos sa padala sa mga kamag-anak. Minsan nga, nasumusobra-sobra na. Lalo na kung may mga nagkasakit, di ba may mga magulang na nagkaroon ng karamdaman. Kaya nga, ang unang dapat mapapayo ko sa mga kababayan kong OFW, yung prinsipyo, pag nagbigay ka ng isang pirasong isda, mabubuhay sila ng isang araw. Ang dapat ang mindset natin, turuan din natin yung mga umaasa sa atin na mangisda para sila ay mabuhay na panghabang buhay. Katulad ng ginawa ng isang iponaryo namin, ang ginawa niya, umpisa nagpapadala siya ng pera, pero yung huling pinadala niya, nagpadala siya ng talagang pang-negosyo, pang-sari-sari store para sa nanay niya. At tinuruan niya, tinutukan niya talaga kung paano mag-umpisa kasi alam naman niya kung paano magbenta. So, in other words, yung pinuhunan niyang 50,000, ngayon, per day, kumikita na yung nanay niya ng 1,000 pesos per day. So, kumikita ng mga 15 to 20,000 pesos ang nanay niya. Ngayon, hindi na siya nagpapadala sa nanay niya. So ngayon, yung perang kinikita niya, naiiponan niya para sa kanyang sarili. Para pagdating ng panahon, meron naman siya aasahan para sa kanyang sarili. Tama. Oo. So, ikaw ba, nagugustuhan mo na yung ganito na siyempre yung iba, kailangan gumising ng maaga, papasok sa opisina, pipila muna sa jeep, sa MRT, saka pabiyahe. Ikaw, ayaw mo nang mag-opisina, dito ka nag-opisina na sa bahay mo. Anong rason mo? Ever since naman kasi, 12 years ago, naka-work from home setup na kami. When you say naka-work from home setup kami, ito yung na-realize ko. Imagine mo, pag kom na nagtatrabaho ka, uubos ka ng 4 oras sa isang araw sa pagbiyahe lang sa traffic. Times mo ng 20 days kasi Monday to Friday, 80 hours in a month, divided by 24 hours in a day, 3 araw sa loob ng 1 buwan na sa traffic ka. Eh, 1 taon yan. So, ibig sabihin, 1 buwan sa 1 taon na sa traffic. Imagine mo, nakasakay ka lang sa isang sasakyan ng 1 buwan na walang babaan sa 1 taon. Diba, mabuburyong ka. Ang sayang ng oras. Kaya sinabi ko sa mga empleyado ko, buong staff ko, na let's try the work from home setup. 12 years ago yun. So, naka-work from home kami. And then, naging mas produktibo. Like for example, video editing, graphic design. May mga iba na pwedeng work from home. Pero may mga iba naman hindi pwede. Katulad na embalsamador ka. Hindi pwede work from home yun. Magagalit kapit-bahay mo. Yun, sinet up namin and then it worked. Ngayon, yung buong team ko, we're a total of 50 people. 50. Naka-work from home setup sila. Kahit ako, naka-work from home setup. And the reason why I prefer this, babalik na naman ako kung bakit ko binenta yung negosyo ko. Diba? To spend more time with my family. And para sa akin kasi, no amount of success in business, in society,
can compensate for failure in the family. Nung minsan nga, nasa TikTok ako, 3 taon na wala yung nanay sa piling ng 2 niyang anak. Yung isang anak niya, nung iniwan niya, mag-1 year pa lang, yung isa, 2 years old, nung iniwan niya. So, kumain sila sa restaurant, nagpanggap siyang waitress. Nung nag-reveal na siya, nireveal niya, sino mama nandito na. Yung mga anak niya, no reaction. Kasi hindi nakilala ng anak niya yung nanay nila. Sabi ko, at hindi pa sila nag-Facebook, ano, nag-Facebook, pero nung face-to-face na, hindi nila naman, alam yung i-react nila. Hindi, grabe. Yung sakripisyo na ginagawa para kumita lang. Kaya para sa akin, okay lang na siguro, depende sa tao yan. Kung mas mahalaga sa inyo yung ika nga, yung oras talaga, paglalaban mo talaga para sa pamilya. Ba't masyado ka sa family? Kasi nung araw, meron kang hindi makalimutan or hugot mo yun? Kasi, lalo na pagka lumaki ka sa environment ng Chinese also, minsan Monday to Sunday, trabaho, negosyo, di ba? Kaya nga, parang biruan nga namin eh. Sa totoo lang, kung ang lahat ng mga pinuno ng buong mundo ay Chinese, walang gera. Dahil? Walang magbabantay ng tindahan. Di ba? Negosyo eh. Lunes hanggang Linggo. Kaya to the point na sinabi ko sa sarili ko na hindi lang mahalaga na kumita, pero kailangan mahalaga na may oras talaga para sa pamilya. Kailan ka huling umiyak? Noong 2005. At tanda-tanda mo yan? Noong pinanganak yung bunso namin, after 3 days, yung my wife, she suffered a severe head migraine. At tinanong doktor, from level 1 to 10, yung pain level, isa sa bababa, sambo ang pinakamataas, ano yung level of pain? 9. Sabi ng doktor, kailangan magpa-MRI ka para ma-check. Nung nasa MRI na siya, madaling araw, okay, naghihintay sa labas, bigla na lang nagsisigaw yung nurses sa MRI ng code blue. Hindi ko naintindihan. Tapos papanik na, bigla na nakita ko, lumabas na yung misis ko nasa stretcher, nagsisisure. After the 3rd seizure, na-comatose si Mrs. Oh. Yeah, 7 days comatose. We stayed in the hospital for 21 days. And during that time, on the 8th day, gumising siya. Pero yung pain level, hindi bumaba. Hindi ko siya mahawakan. Parati siyang aburido, galit, inis. Hindi ko na siya makilala. To the point na yung timbang niya from 150 nung nagbuntis siya, bumaba ng almost 90 plus pounds. Dahan-dahan mo nakikita na talagang na para siyang nauupos na kandila. On the 19th day, nagkaroon ako ng realization. Sinabi, parang nag-pray talaga ako. Sabi ko, Lord, akala ko pagagalingin mo, pero ano ba nangyari? Tapos, the Lord reminded me to pray the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom, thy kingdom. Maunawa mo na ibig sabihin ang tunay na kahulugan ng prayer na yan. Ano ibig sabihin ng thy kingdom come? Ang ibig sabihin niyan, kung ano ang gusto ko, ano thy will be done? Yun ang mangyayari. Ako masusunod, hindi ka. Tinanong nga sa akin, parang hindi naman tinanong parang nag-post. What if kung ito na yung panahon na kailangan mauna na siya, kaya sa'yo, willing ka ba mag-let go? And yun ang pinakamahirap na parte ng buhay ko. Na talagang... Paano mo sinagot yun? Sabi ko, Lord, ang hirap, sabi ko, Lord, kumari lang, i-extend pa, kasi maliliit pa yung anak ko nun eh. At pangalawa, sinabi ko na mahirap. Pero ultimately, during my prayer time, sinuko ko. Sabi ko, alam kong mahal mo kami, alam kong di mo kami pababayaan. And I choose to trust in your goodness and faithfulness, not because of what I see in our temporary situation. So when I prayed that prayer, that was 2005, day 19 yun, day 20, ito yung miracle. From pain level number 10 or number 9, it went down to 3. On 21st day, from a bedridden state, she sat up. And on the 22nd day, we were discharged out of the hospital. It's been around 16 years, hindi na bumalik. Kaya nga nung pinagdaanan ni Andrew, malapit sa amin yun. Kumusta na ngayon ang health ni Mrs.? Ah, she's doing well. She's doing well. Busy na rin sa shopping. Grabe,
That's love. Oo. Talagang ano, nakadiaper na siya nun. Kaya si Mrs. pala gusto niya ng ano, yung bonding with the family. Mm-hmm. Hanggang homeschool. No? Yeah. Homeschooling. Kaya we chose to do homeschooling just to have more time. O, parang sa amin kasi, relationship is more important than academics. Diba? Ang importante talaga is mabuild muna yung ano nila, yung character, foundation, yung pakipagkapwa tao. Kasi matututo naman, mabilis matuto because of technology. Pero yung values, mahirap. Oh, ang galing ng misis mo, kasi hanggang ngayon, kung ma-imagine si misis, siya natuturo, mm-hmm. no? Kumuha lang siya ng accreditation from school na siya magtuturo sa anak niya using the modules ng international at saka local. Tama. At siya magtuturo dito sa bahay. Tama. Nakuha naman ng mga anak mo at natanggap naman nila yung setup na gusto ninyo para sa kanila. Tama. Pagdating sa paraan ng pag-aaral. Mm-hmm. Anong gusto mong sabihin kay Chinkita? Siguro, sabihin ko na number one kay Chinky is number one, huwag kang makakalimot kung saan ka nanggaling. Kung saan ka nanggaling, kaya nga ako, malaki yung utang na loob ko sa mga tao na tumulong sa akin na hanggang ngayon na parati ako nagbibigay ng pagpupugay at credit sa kanila. At pangalawa, pwede magbago ang iyong kinakain, pwede magbago ang iyong lifestyle, pero yung pag-uugali mo dapat hindi pwede magbago. Kaya nga nung kwento mo, kung makikita mo yung sasakyan ko, isang Starex na manual, entry level lang, hindi ako bibili ng mga, ano, eh, packet, kaya ko naman. Oo, kung makikita mo, wala naman akong relo, meron lang isang wedding ring. Eh, para sa akin, eh, ba't wala ka rin? Eh, meron naman cellphone na may relo naman sa loob eh. Ako din ganyan ang rason ko. Oo. I go for function kasi not fashion. Wala namang masama kung bumili ka ng mamahaling bagay. Happiness mo yun, yung kaligayahan mo yan. Mm-hmm. Naman, at the end of the day, ito na-realize ko na magkaroon ka 7 bahay. At the end of the night, ilang bahay matitiran mo? Isa lang. Isa lang. Pwede ka ba magpagising kada isang oras? Nagisingin yung every hour nilipat ako sa kabilang bahay. 7 sasakyan mo. Ilang sasakyan mo? Pag lumalabas. Isa lang. Isa lang. Diba? Ngayon, afford mo na. Kumain kahit saan. Breakfast. Diba? Mag-bikings ka. Lunch. Mag-spiral ka. Dinner. Diba? Pag araw-arawin mo, maaga mo makikita si Lord. Correct. Diba? You can only eat so much. You can only buy so much. Pero yung makatulong ka, na alam mong may halaga yung ginagawa mo. Kaya nga yung pinaka yung ultimate goal ko sa buhay, OG is this. Nakumita ako ng 1 million isang araw. Neto, hindi beta, kita. Ano yung 1 million? Para maipamigay ko yung 900,000 sa ibang tao. Kahit 100 iba na sa akin isang araw, okay na. 3 million naman yun isang buwan. Mabubuhay ka na ng maayos doon. Pero yung 900,000 per day or 27 million, ang sarap ipamigay, tulong sa ibang tao. So yun yung sinasabi ko eh, yung blessing with a purpose. Umaman ka na meron kang kahulugan sa buhay. Hindi umaman ka para iba yung philosophy ko sa buhay. My philosophy in life is this. Earn all you can, save all you can, invest all you can, and give all you can. Why give all you can? Because the purpose of blessing in life is not only for you to live a blessed life, but for you to become a blessing to others. Pinagpaala tayo ng Diyos para hindi lang pagpalain ang ating buhay, para maging pagpapala sa ibang tao.